Magandang araw sa inyong lahat mga ka-teach. Nandito na naman ako para mabahagi ng mga simpleng kaalaman about Japanese treasure hunting mga ka-teach. Kaya kung isa ka doon na gusto mong madagdagan ang iyong kaalaman, halina't sabayan mo na ang simple lecture guide kong ito. Pinamagatan ko itong Japanese treasure lecture and guide at nandito na tayo sa number 22. Ang mabilisang pagbaon ng gold deposit. Kaya ito ang tatalakayin natin ngayon mga ka-teach, kung ano ang ginawa nilang mga pamamaraan at plastada ng area kung saan ninyo makikita yan. At bago natin umpisan ang lahat, sana huwag makalimot mag-subscribe dito sa YouTube channel kong Codreader MMS. Dito lang yan mga madam at mga sir. Maraming salamat sa inyong lahat nang sa ganun updated kayo sa mga bago nating content, lalo na sa lecture and guide. Ganun din dito sa Facebook page kong Codreader Official. Mag-like and follow lang dito mga madam at mga sir. Maraming salamat sa inyong lahat ulit. Sa mga gustong magpabasa ng mga signs area ninyo, ito lang ang nire-reply ko pag nagpasa kayo ng mga sign ninyo sa messenger ko. Huwag kayong magalit kung mapasahan kayo nito. At ito, subalit pag pinasa ko ito, mas okay or maghintay na kayo dahil kabilang na ang mga sign ninyo na mababasa ko. Pero hindi ko magagawa yan kung hindi ninyo masunod ang assessment mechanic na ito. Pakibasa na lang ng maigi. Number 1, number 2, number 3. Simpleng ano lang naman ito mga ka-teach. Mechanic lang naman ito eh. Screenshot ninyo, naka-like kayo sa Facebook page ko. Pasa ninyo sa messenger ko. Number 2, screenshot nyo rin na naka-subscribe kayo sa YouTube channel ko. Pasa ninyo sa messenger ko. Ganun lang kasimple mga ka-teach. Yung iba kasi hindi nila magagawa-gawa eh. Tapos ang daming mga sign na pinapasa sa akin at gusto pa kong gawing chat meet. Hindi ganun mga ka-teach. Pasa ka ng sign sa area mo na klaro, gawin mo lang to. Babasahin ko yan at babasahin ko talaga yan. At sa mga gustong sumali dito sa raffle draw natin, pakisunod na rin sa mechanic. Simpleng ano lang naman mga ka-teach, mag-chat kayo sa akin, sir, pakisali naman sa raffle draw. Ito yung requirement mo na hinanap. Screenshot mo ang Facebook page ko na nakapalo at nakalike ka mga ka-teach. Ganon din sa YouTube channel ko. Napakasimple lang, pero ang iba hindi naiintindihan mga ka-teach. Okay, pakisunod na lang dyan. At bago natin umpisan ang lahat, mag-intro muna tayo mga padi. Let's do this! Ito na mga madam at mga sir, lalo na sa mga kasama natin gustong madagdagan ng inyong kalaman, halina't sabayan nyo na ang simple lecture kong ito. Ganito yan mga ka-teach, base ito sa turo sa akin ng mentor ko at ipamamahagi ko rin sa inyo. Alam naman natin, noong malapit na silang matalo, talagang nagkaroon na ng mga habulan sa bawat lugar kung saan hinahabol sila ng mga tropang Amerikano. Ang iba, madalian talaga ang pagbaon mga ka-teach at naghahanap sila ng ganitong plastada. Kung mapapansin ninyo, nandito sa illustration ko, may lumang kahoy lalo na't baliti. Sa baba ng baliti, may malaking bato. Ang bato na yan mga ka-teach, hindi bababa ito ng 5 tons to 10 tons. Ngayon, pag nakakita sila ng ganitong pwesto mga ka-teach at may isang bato dito na malaki din kung saan nasa parteng dagat, ibig sabihin
pwede nilang paglagyan ang area na yan. At yan ang tinuro sa akin ng mentor ko. Ganito ang ginagawa nila mga katiits. Ayan. Tinutukuran nila yung malaking bato at tinatalian. Pag natali na yan at natukuran, pag okay ng lahat, mag-uumpisa na sila sa paghuhukay mga katiits. Hindi pa magagalaw itong batong nasa ibabaw nila, nasa nakapwisto sa pangpang, sa baba ng baliti. Medyo pangpang yan mga katiits or bangin. Pag nakahukay na sila, ganito ang style nila mga katiits. Pa letter B ang paghukay nila. Malaki ang bukas sa ibabaw hanggang paliit ng paliit sa ilalim. Ayan. Pero hindi masyado malalim yan mga katiits. Tagabalikat lang or tayo-tao lang. Ganyan ang plastada ng paghukay nila. Base ito sa tinuro sa akin ng mentor ko. Ngayon, pag okay na ang paghukay nila sa ganyang lalim, isusunod nila ang ganitong style. Ayan. Kung mapapansin ninyo, naka-letter B. Ayan. Parang imbudo style mga katiits pa. Ayan. Pag nakuha na nila ang lalim na hinahabol nila, hindi bababa ito ng 9 feet. 9 feet o 12 feet lang yan mga katiits ang deposito sa mga ganitong plastada. 9 feet or 12 feet, ilalagay na nila ang mga box kung saan hindi bababa ito ng 2 or 4. Yung mga box ng lagayan ng bala ng baril mga katiits, ammunition box, isasalpak na nila sa ilalim. Pag okay na ang lahat at nalagay na, tatabunan na nila yan mga katiits. At nandito yung ginawa kong illustration. Ayan. Pero ang tabo nila hanggang dito lang sa parting ito. Ayan, yung pinaka down sa ilalim. Ayan, ganyan ang pagtabo nila. Hindi nila lahat tabunan yan mga katiits. Ayan. Ngayon, pag natabunan nila yan, ganito ang dimension sa taas. Makikita ninyo kung saan nandito ang load deposit sa ilalim. Diyan banda mga katiits. At ito, ititira nila yan. Kasi gamitin nila ang bato para pangtakip dito banda sa taas. Gumamit tayo ng ibang kulay. Ang sa ganun maintindihan talaga. Dito ba sa bandang taas, diyan nila itatakip ang batong ito. Ayan. Ngayon, mag-uutos na ang commander nila or team leader nila na tatanggalin itong mga kahoy na ito. At ganyan ang plastada niyan mga katiits. Ready na yan na itatakip itong batong ito. Yan. Ngayon, pag natanggal na ang mga kahoy, ganyan mga katiits, mag-uumpisa na rin sila magbawas sa parting ilalim ng bato dito banda. Yan, yan banda. Babawasan nila yung mga katiits para mabilis mahulog ang bato pag tanggalin itong lobid na ito. At nandito ang ginawa kong illustration ng sa ganoon nasundan talaga ninyo. Ayan mga katiits, nagbawas na sila. Pag okay na yan, mag-uutos na ang team leader nila na putuli na ang lobid. Ayan mga katiits. Pag pinutol ang lobid na yan, sigurado gugulong ang batong yan diretso sa mismong butas nila or hukay nila. At nandito na naman yung illustration para masundan talaga ninyo. Ayan, gumulong na yung bato hanggang dumiritso sa butas nila at naging takip sa mismong deposito kung saan nasa ilalim lang ang deposito ng or tinago nilang deposito sa ilalim ng bato.
Ayan mga katiits. Kaya kung sakaling may ganito kayong plastada, bantayanan ito mga katiits. Balikan natin kung saan tayo nag-umpisa para masundan talaga ninyo. At kung sakaling may mga ganito kayong plastada sa lugar ninyo, mabilisan lang ito mga katiits. Pag sinuwerte kayo, suwerte talaga kayo sa inyo ang grasya. Bantayan ninyo ang batong naka-sinterlock sa mismong dagat. Arang yan. Ito, gumamit tayo ng ibang kulay. Yung batong yan, malaki yan mga katiits. Kung saan, sinuportahan siya ng lumang punong baliti. Ayan, kung may ganyang plastada mga katiits, at mapapansin ninyo na may batong semi-salakot stone na malaki dyan banda. Nako. I-detect na ninyo mga katiits. Dahil kung kakagat ng mga detector ninyo, sigurado ako may laman ang area ninyo. Ayan, dito tayo sa yung huling, ayan, ganyan mga katiits. Sumaditotal, ganito talaga ang plastada niya. May isang batong nakalabas, pero hindi ito totaling nakalabas talaga na labas na labas. Kumbaga ito lang yung pinakapuluhan niya. Tapos, meron ditong sinterlock, pangharang, nakatapat sa batong ito. Ayan, yung batong yan. Plus, may lumang kahoy na baliti. Nako, kung suswertehin kayo mga katiits, huwag nyo lang kalimutan si Code Raider. Dahil, possible, meron at meron talagang binaon dyan. Lalo na at may history pa ang area ninyo. Swerte na ninyo yan mga katiits. Sana may ganito kayong plastada sa area ninyo. Dahil ang target na binaon na ito, or mga ganitong klaseng pagbaon, nasa 12 feet lang talaga mga katiits. Under. Mayroon at mayroon ang nakakuha ng ganito eh. 12 feet under lang. Kung suswertehin kayo, baka 9 feet lang, makakuha ninyo at matatamaan na ninyo ang dalawang box na deposito sa ilalim. Kung hindi man yan dalawa, minsan apat. Ayan mga katiits. Okay, sa pagtatapos ng simple content natin ito, sana may nakuha kayong mga simpleng idea nang sa ganun may apply ninyo sa bawat area nyo kung sakaling may ganyan kayong plastada. Ulit-ulit, maraming salamat and God bless.